Unang-una, dami pong nagalit doon sa ginawang deklarasyon ng ating PSA no at NEDA na sapat na daw yung 64 pesos kada araw para sa pagkain ng mga Pilipino. Yun daw ang poverty threshold. Ano ba ho itong importansya ng poverty threshold? Paano ito kinocompute? At anong mangyayari kung mali ang kanilang komputasyon ng poverty threshold? Yung poverty threshold kasi, attorney, nakabase yan dun sa income ng isang tao na mahirap. No? Ang mga factors na nakakapagdetermina, no, kung magkano yung income na dapat na meron ka para mabuhay ka ng maayos ano, na sa isang araw, eh nakadetermine yan primarily dun sa nutrients na kailangan ng isang tao. So halimbawa, may kinakailangan dyan informasyon tungkol sa carbohydrates, sa mga bitamina, protina na kailangan ng isang tao sa isang araw. O kaya meron nga silang prescribed na menu no, na dapat kainin ng isang Pilipino para magkaroon itong mga nutrients na to. Once na na-determine nila yung kung ano yung dapat mong kainin, titingnan nila dyan yung presyo. At pag nakita nila yung presyo, doon nila madedetermine kung magkano yung kinakailangan mong income para mabuhay ayon doon sa nutritional needs na kinakailangan mo. At base nga po dyan sa kalkulasyon na yan ng mga economists natin, ano, ang kinakailangan daw po is 2,759 pesos per month, per person. So kung i-divide mo po yan, attorney, by 30 days, halimbawa na sa isang buwan, parang lumalabas po yan in 92 pesos yan per day per person. Ngayon, ay syempre, hindi lang naman po kayo kakain, attorney. Kailangan mo magbayad ng upa, kailangan mo magbayad ng kuryente, kailangan mo magbayad ng tubig at kung ano-ano pa. So yung 92 pesos na yan, kukunin natin dyan mga around 70% yan mapupunta sa food. Kasi yung mga kababayan na natin that lives in extreme poverty, around 70% ng kanilang income ay napupunta sa pagkain. No? So pag kinuha mo yung parang 70% ng 92, lumalabas dyan, makukuha mo around 62 pesos o around 62 to 64 pesos makukuha po ninyo. At dyan na po nabase yung amount na kinakailangan natin para kumain 3 beses isang araw na parang lumalabas 21 pesos na pag dinivide mo yun by 3. So yan po maliit po yan. Ano? Kaya dapat lang po talagang magalit itong ating mga kababayan kasi it does not reflect anymore yung what is going on in reality. No? So ngayon, bakit mahalaga itong measure na to, attorney? So punta ko sa pangalawang question mo. Napaka-importante itong measure na to kasi napakaraming policy variables ang nadedetermina mula rito. Halimbawa, yung ating policy sa ayuda, no? Baka qualify ka sa ayuda if you live in extreme poverty. So kung ano yung poverty measure natin, magdedetermina dyan kung makakatanggap ka ng ayuda o hindi. Ikalawa, at sa budget, no? Budget ng gobyerno. Inaalam nila yan kung ilan ang mga mahihirap kasi nga yung mga programa ng gobyerno, hindi lang naman ayuda, no? Ang kailangan ma-inform based dito sa poverty line natin. Marami pang attorney, napakaraming government policies ang nakabase o nadedetermine itong poverty threshold na to. Kaya isa ito sa mga importanteng policy variables ng ating gobyerno. At doon sa ikatlong tanong mo, attorney, ano, anong implication ito kung halimbawa ay itataas natin ang poverty threshold, eh magiging mas marami ang bilang ng mga mahihirap. Ano? Sa ngayon, nakita kong datos is around 15% po yung ating mga mahihirap ano, based on sa current poverty threshold natin. So kung itataas po natin itong poverty threshold na to, magiging mas marami po yung mga mahihirap at ang mangyayari nito is magiging against ito dun sa naratibo ng gobyerno natin sa kasalukuyan na naibababa po nila yung kahirapan. In fact, nabanggit nga ni Secretary Larry Gadon nung kamakailan na ang kahirapan po ay haka-haka lamang. Ano? Kasi nga, ang narrative nila dyan is using the current poverty measures na meron tayo, eh bumababa po yung kahirapan. Pero if you ask me, hindi po talaga ito ang totoong nangyayari on the ground. Kasi alam mo, attorney, meron po tayong tinatawag na international poverty threshold. Yan po, nadetermina po yan ng United Nations Development Program. Ayon po din sa international poverty threshold na yan, ang dapat po sa isang araw, ano, eh $2.15 per day. Adjusted na po yan doon sa tinatawag nating purchasing power parity. $2.15 per day. Doon po sa Pilipinas, yung nabanggit ko po kaninang figure, lumalabas po pagka in-adjust natin sa purchasing power parity,
nasa around $1.60 per day lang po per person. So ibig sabihin, yung poverty threshold na ginagamit po natin, mas mababa po yan doon sa international standard. Ngayon, kung kukumpara naman po natin yung standard na meron tayo, yung poverty threshold na meron tayo, kung kukumpara po natin sa ating mga kapitbahay, ay malayong-malayo. Halimbawa, sa Vietnam. Sa Vietnam po, lumalabas parang nasa $60 per person per month sila. Okay? So parang lumalabas, pag dinivide mo by 30 yan, parang lumalabas mga close to $2 yan. Malapit po dun sa international poverty line threshold. Doon naman po sa Thailand, halimbawa sa Thailand, kinalculate ko, lumalabas $79 po sila per person per month. So pag dinivide nyo po yan by 30, nasa $2.63 po yan per person per day. So mas mahigit po dun sa international poverty threshold standard na meron tayo. No? So kaya nga, yung ginagamit po natin, attorney, na poverty threshold, kung ako po tatanong ninyo, outdated po yan. Kaya nga, rightfully so na magalit po yung ating mga kababayan kasi nga, hindi nila pwedeng lokohin ng taong bayan. Alam ng taong bayan kung naghihirap sila o hindi. And base sa nakikita natin ngayon, kung titinan ninyo halimbawa yung self-rated poverty and self-rated hunger, ito mataas po ito. So itong metrics na ginagamit nila, I think what the economic managers need to do is to revisit these poverty metrics para mas maayos na mga government policies ang magawa po natin based sa mas realistic at mas accurate na poverty measures. Well, Doc Mato, ang sinabi nyo, isang maapektuhan na pulisiya ay yung sa ayuda, kung sino makakakuha ng ayuda, kasi mukhang habang binababa nila yung threshold ng poverty, mas kakaunti ang makakakuha ng ayuda, no? Dahil mas kakaunti magka-qualify dun sa extreme poverty. Pero bukod po dyan, anong epekto niyan doon sa mga projected growth ng ating ekonomiya? Kasi taon-taon, meron silang projected at ine-estimate nila at some point na tayo magiging middle income, upper middle, anong tawag doon? Upper middle income country. No? Makaka-apekto ba ho yan sa ating mga projections sa paglago ng ekonomiya? Definitely. Kasi ang mangyayari po, attorney, kapag halimbawa, no, bumababa ang kahirapan, ibig sabihin, nag-i-improve yung incomes ng iyong mga tao. No? So ibig sabihin, pag nag-i-improve yung incomes nila, ibig sabihin yan, it's a sign na gumaganda yung ekonomiya at lumalago yung economy in general. So generally, pagka bumababa ang poverty rates, magandang senyales yan. Ano? Pero kasi, attorney, no, yung poverty rates din po kasi determined din yan ng economic growth. Eh. So kapag lumalago po ang iyong ekonomiya, bumababa po yung poverty rates natin. No? Nakita natin sa case ng China, for example, China during the 2000s was growing at upwards of 8% per year. No? Napakataas na growth rate yan. At sustained po yun sa China, no? I think for continuous 10 years, na-sustain nila yung matataas na growth rate. At ang nakita natin resulta rito is talagang naibaba ng China yung panilang poverty rate. Millions and millions of people na na-uplift nila out of poverty. No? So, sa kaso natin, importante talagang metric itong poverty rate kasi ito yung tinitingnan natin na gauge kung halimbawa pag lumago yung ating ekonomiya, gaano pa karaming Pilipino ang maiaahon natin sa kahirapan. No? So, mahalaga po yan, growth and poverty rates. These two measures, they go hand in hand in terms of sa ating development policy planning. No? At ang mahalaga dito, attorney, let me just emphasize this again, na kailangan yung ating poverty measure, tama yung pagkakalculate, accurate, at mas realistic. Ano? Kasi pagka-accurate yan at realistic yung measure na ginamit mo, mas magiging effective at maayos po yung mga policies na madederive mo out of yung mga metric na yan. Oh, so, kumbaga, kapag linoko mong sarili mo na mas kakaunti naghihirap, mahihirapan kang makamit yung mga goals din mo. No? Parang hindi mo kasi hinaharap ang katotohanan. Ganun ba ho yun? Tama po kayo, attorney, kasi itong poverty measure, napopolitika po kasi ito eh. So halimbawa kung gustong palabasin nga ng gobyerno na naibababa nila yung poverty rates, and then we could just stick to the old measures na ginagamit natin. The same poverty calculations na ginagamit pa for the last 30 or 40 years. No? Pero meron na po kasi tayong international poverty threshold na pwede nating gamitin, which is yung $2.15 per day. By the way, may dagdag ko lang, attorney, in fact, sa mga lower middle income countries,
mas mataas po yung dapat na maging poverty threshold. Dapat nga dyan, $3.65 per day, no? Per person. Mas mataas nga dapat eh. So ibig sabihin, kapag ka tinaas mo yung poverty threshold mo, magiging mas marami yung mahirap. So halimbawa, kung isa sa anim sa ngayon ang mahirap, kapag ka nangyari nito, tinaas mo yung poverty threshold mo, magiging baka isa sa apat yan, ano? Yung mga kababayan natin who live in extreme poverty, based dun sa metric na yan, pag in-adjust mo yan. Ano? So, kaya nga, itong nangyayari sa atin ngayon, parang niloloko ng mga economic managers yung kanilang sarili, kasi nga yung measures na ginagamit nila ay hindi ito accurate, that it doesn't reflect really what is going on sa reality, kasi nareklamo na nga yung ating mga kababayan. Sino kaya attorney ang pwedeng magkumain ng isang almusal tanghalian na punan, 21 pesos. I mean, meron pa ba kayang pagkain na yun na mabibili mo ng 21 pesos? Magkano ang itlog? No? Magkano ang bigas? And hindi mo naman kakainin din attorney ng hilaw yung itlog. Lulutuin mo yung itlog. So you have to pay for, let's say, mantika o kung ayaw mo iprito, pakuluan mo na lang, gagamit ka ng kuryente, gagamit ka ng gasol. So I mean, yung poverty measures natin, no, which is informed nitong cost, no, ng mga bilihin, cost ng pagkain, I think in my view as an economist, outdated, at saka kailangan na nito ng iripisa, no, yung ginagamit nating metric sa pag-calculate ng extreme poverty, attorney. Huli na lang ho, galing sa akin, no, kasi itong poverty threshold na linabas ng NEDA at ng PSA ay iba doon sa survey on self-rated poverty. Now, ano po ang mas reflective sa katotohanan? Yung mga surveys na ginagawa ng mga iba't ibang survey companies o itong datos na linabas ng NEDA at ng PSA? Tandaan natin din, attorney, no, na ang mga survey, these are snapshots in time. No? Valid lang po yung resulta ng mga survey na yan doon sa panahon na sinurvey po yung mga respondents. Ano? Dito naman sa kaso ng PSA, yung kanilang calculation, based ito doon sa prevailing market prices ng mga primary commodities, no, na binibili, no, ng mga Pilipino para po sila ay makakain sa isang araw, tsaka mga iba pang gastusin. No? So, ibig sabihin nito, kung ako po ang tatanungin ninyo, yung self-rated poverty, yan ay isa rin accurate measure yan in terms of what is really happening. Kasi yung PSA measure na yan, kumbaga ano din yan eh, based yan dun sa data nung time na binuo yung measure na yon. And for example, kagaya nung 2023, for example, tumaas po yung presyo ng bilihin, tumaas po yung presyo ng bigas, tumaas yung presyo ng pagkain, hindi ito kaagad na naipasok, no, dun sa poverty threshold calculation. Kumbaga mag-aantay pa tayo for 2024 para pumasok halimbawa yung datos na yon. In contrast, yun namang mga measures natin based on self-rated poverty and hunger, based yan dun sa impormasyon nung time na time na in-interview or sinurvey yung mga kababayan natin. So, para magkaroon tayo ng mas accurate na picture dito, attorney, mas maganda, mas frequent yung collection ng datos natin. So, for example, dun sa self-rated poverty and hunger, kung mas frequent yung collection mo niyan, so halimbawa, imbis na annually ginagawa mo, gagawin mo siyang quarterly, mas makikita mo yung takbo ng datos in terms of self-rated poverty and hunger. And thereby, you can come up with a more accurate picture, no, of what is really happening based on those metrics na yan. So, if you will ask me, it depends on how the data is calculated and how frequent you are gathering the data. And since mas frequent yung self-rated poverty and hunger, I think mas superior siya in terms of dun sa PSA calculation. Kaya nga sabi ko nga kanina, dapat yung sa PSA, i-update na nila yan at iayon nila yan dun sa international poverty threshold.